kung meron ka ng mga gandang lahing mga baka, mga malalaking baka, ay pupwede mo na palang maibenta ito ng 50,000 o higit pa ang bawat isa. Kung naparami mo na at umaabot na ito ng 20 piraso, abay, milyon mo na rin pala itong maibenta. Hindi rin basta-basta ang pagkakaroon ng baka, pero kapag meron ka na nito, pag pinarami mo, sa paglipas ng taon ng tiyaga, sipag, diskarte, sa pagpapakain sa kanila ng mga damo, abay, pwede ka pa rin pala ditong maging milyonaryo. Dahil kung nabibenta mo lamang ng tig 50,000 ang bawat isa, kung iyan ay 20 piraso, 50,000 times 20 equals 1 million. Pero syempre, may puhunan ka rin na pag nagtotal ka na, kasama ng puhunan mo at yung kita mo, ay milyon na ang abotin nito. At marami pa rin paraan na i-discuss din natin ngayon. At ang maganda pa dito sa baka, kapag pinaparami mo na sila, hindi ka na tuloy-tuloy nagagastos. Ang gagamitin mo na lang ay yung mga existing na mga damo sa iyong paligid. Yun ay kapag kasama tayo doon sa may malawak na mga damuhan. Katulad na lamang kapag pumunta tayo sa bukid, may mga niyugan, may mga damuhan sa baba. Sobrang madamo na, na wala namang mga kumakain ng damo. So, pupwede natin lagyan ng mga alaga natin baka yon. Kapag naman yun ay sa atin. Pero kapag hindi sa atin, kung meron namang pahintulot dun sa may-ari, ay pupwede rin tayong magpastol. Dahil kung wala naman tayong masisirang mga bagong tanim dyan, malaking tulong din sa kanila ito. Dahil libre ng paglilinis sa kanilang lupain, mga baka na natin ang naglilinis. Nabanggit ko lang din ito dahil common din ito sa amin. May mga kahit wala naman silang malawak na area, pero nakikipastol din sila dun sa katabing lupa, lalo na kung wala namang alagang hayop yung katabi natin. Marami naman ang nag-aalaga ng baka na habang pinaparami at dahil may goal sila na paramihin yung mga baka nila, ay nagtatanim na rin sila ng dagdag pang ikasupport na pagkain sa kanilang alagang baka. Nagtatanim sila ng mga mais, nagtatanim sila ng mga napier grass at iba pang mga pananim na kinakain ng kanilang mga alagang baka. Ang observation ko rin dito sa mga baka ay napakatibay sa sakit. Kasi napapansin ko yung tatay ko, ang tagal niya na nag-alaga ng baka, pero hindi ko pa nakikita nagkasakit yung baka niya na matayan. Pero doon sa mga alaga naming kambing, may mga pagkakataon na yung mga maliliit na kambing kapag taglamig ay nagkakasakit at namamatayan kami. Pero sa mga baka, talagang matitibay. Kahit na walang mga bahay yung mga baka namin, nakapasto lang sila magdamag. Sa umaga, nililipat ng tatay ko sa ibang area. Pagkahapon naman, pinapainom ng tubig at nilalagay naman sa ibang area na naman. Magdamag na siya doon. Kaya't ang mga baka namin ay tuloy-tuloy na rin kumakain ng mga damo dahil nasa pastulan sila ng tuloy-tuloy, 24/7. Sa ilan naman na nag-alaga ng mga hybrid na ng mga baka, yung mga sensitibo na ng mga baka, meron silang contact ng mga vet na kapag ka nagkakasakit yung baka, pinupuntahan naman agad ng vet. Kaya't naaagapan pa rin yung pagkamatay ng baka at tuloy-tuloy pa rin ang pamumuhay ng baka. May iba-ibang diskarte, marami ring mga nag-alaga ng baka na nagbibigay rin sila ng vitamins na pang-maintenance sa mga baka. Binibigyan nila ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement ang kanilang alagang baka. Ito ay powder na hinahalo doon sa inumin ng mga baka. Ito ay feed supplement na meron ng multivitamins, minerals, amino acids, electrolytes, essential elements, calcium plus D3 enzymes, probiotics na mas nakakatulong din para tumibay sa sakit ang mga baka. Kaya't kung meron kang malawak na area, meron kang lupa, ay pupwede ka rin magsimula na mag-alaga rin ng baka. Sa pakikialaga ay pwede ka rin magkaroon ng sariling baka. Marami ang gumagawa sa ganitong pamamaraan. Dahil wala silang puhunan at meron naman silang kakilala na sobrang marami ng baka na hindi naman na nila kayang alagaan. Sa ilan naman na meron namang budget, may mga puhunan naman na pambili ng baka. Ginawa nila, bumili sila ng mga baka. Imbis na itago nila yung pera, nag-invest sila doon sa baka. Dahil pagsapit ng 2-3 taon ay lumalaki na lalo yung interest nila doon dahil lumalaki na rin yung mga baka. Sabihin na natin bumili ka ng bagong walay ng mga baka at nagkakahalaga ng tig 20,000 at bumili ka ng 20 piraso. So aabotin ang puhunan mo dyan ng mga 400 to 500,000 kasama na yung mga vitamins at iba pang binibigay mo doon sa mga baka. Yun ay kapag ikaw mismo ang farmer, ikaw mismo ang nag-aalaga ng mga baka. At meron ka na mga available resources, mga damuhan o mapagkuhanan ng mga pampakain sa iyong mga alagang baka. Yung 400 to 500,000 mo, pagsapit ng 2-3 taon ay maaring madoble, maaring higit pa, o maari rin namang malugi. Dahil dito sa farming, napakaraming challenge din ang pwede natin pagdaanan dito. Yung mga hindi natin kontrolado, mga kalamidad, mga bagyo, baha, pagkakasakit ng mga alaga, at doon sa market natin. Although dito sa mga baka, ang ganda pa rin ang market nito hanggang ngayon. Kaya't kung tayo man ay maglalabas ng malaking puhunan, aralin din natin munang maigi. Dahil sa farming, maraming opportunity, pero maraming challenges, maraming mga learnings na maaring magdala sa atin din doon sa tunay na mundo ng pagbubukid. Maraming diskarte, maraming sitwasyon, may ilan na nalulugi at meron namang mga kumikita at masaya sa pagbubukid para masustain natin yung pagkain ng ating mga baka, tuloy-tuloy na meron silang kakainin.
Maging sa panahon man ng sobrang tagtuyot, nakakapagulan ng mga damo, may mga diskarte rin sila dyan. Ang iilan ay nag-i-imbak sila sa drum ng mga damo. Hinahaluan nila ito ng molasses at tinatanggalan nila ng hangin, kaya nai-imbak nila ng matagal. Or yung iba naman, yung malalaking farm na meron silang mixture ng mga damo at ginagawa na nila itong pellets na pinapakain na lang nila dun sa baka. Binibilad nila. Kaya't meron pa rin silang pagkain ng kanilang mga baka na pwedeng i-imbak dun sa mga storage nila. Yun yung binibigay nila sa kanilang mga alagang baka. Pero majority sa mga backyard farmers sa amin, umaasa lang talaga kami dun sa mga damo. Lalo na sa area namin, okay naman yung lupa. Hindi naman siya yung mabilis matuyo kapag tag-init. Kaya't kahit papano, kahit inabot man kami nung panahon ng El Nino, meron pa rin kaming mga damo na napapagpastulan ng aming mga alagang hayop. May ibang klase rin kasi na lupa na mabilis matuyo yung tubig dun sa lupa. Kaya't agad-agad na mamatay yung mga damo kapag inabot ng sobrang tag-init na. Kaya't dito sa pag-alaga natin ng mga baka, kapag meron lang tayo niyan, mga available nating mga ikabigay dito sa mga alaga nating baka, ay wala tayong problema. Dahil batid naman natin, ang problema ng karamihan ay yung mahal ng bilihin, lalo na dun sa pampatuka ng kanilang mga alagang hayop. At dito sa farming, may mga karanasan ng ilan sa ating mga kababayan na umiindang na sa hirap dahil sa mahal ng bilihin, pero mababang bili naman dun sa mga produkto nila sa bukid. Pero sabi nga nila, mahal ang gulay at mahal ang karne sa palengke. Kaya pag naparami na natin, subukan din natin magtiyaga sa pagbebenta. Direkta na sa consumer, online selling, or pagbebenta sa mga tiyanggi o maging pagbubukas ng pwesto sa mga palengke. Kaya't kahit papano, basta may gagawin lang tayo na diskarte. Medyo mahirap nga lang, matrabaho, maasikaso, hassle at pakikipagsapalaran din ito. Pero kung gusto natin at talagang may goal tayo, ay talagang magagawa at magagawa rin natin ito. Itong farming, itong pag-alaga ng hayop, kaya't naishare ko rin ito. Dahil katulad mo, nag-iisip din ako ano bang magandang negosyo na po pwede kong gawin gamit ang available resources na meron na sa lugar namin. Dahil kami ay nasa bukid, malawak ang madadamong lugar na pwede naman pagpastulan ng mga alagang hayop. At ramdam ko din mismo na nandito yung hilig ko, nandito yung passion ko sa pag-alaga ng hayop. Kaya ito yung pinagtutuunan ko ng pansin na palaguin. Mula sa lolo ko, sa lola ko, sa nanay at tatay ko, ay nananaytay na rin ang dugong farmer. Simpleng pamumuhay na nangangarap na makaahon sa hirap, umasenso sa buhay, makatapos sa pag-aaral, para daw makaiwas sa pagbubukid. Dahil sa hirap na rin ng mga gawain at ang hirap ng buhay, ang hirap kumita, ito ang problema ng karamihan noon. Noon ay wala rin kaming goal sa bukid, kundi ang may maihain lamang sa pagkainan, may pambaon sa eskwela, makabili ng simpleng kagamitan habang meron namang simpleng bahay na matitirhan. Noon ay nangarap ako ng mga negosyo sa syudad, katulad ng pagtatayo ng mga CCTV company, electrical company, mga grocery stores at iba pang mga negosyo sa syudad. Pero nung gumalaw na ako, para step by step kong matutunan, pumasok ako sa trabaho, doon ko na-realize kung gaano rin pala kahirap ang magnegosyo. Grabe ang kompetisyon, grabe ang tiyagaan na ginagawa ng may-ari ng mga kumpanya na napasukan ko. Halimbawa na lamang meron kang 100 na kliyente na tinatrabaho. Pinupuntahan mo pa sa bahay nila, pabalik-balik ka pa, nagsisend ka sa kanila ng quotation. Pero out of 100, kung minsan 5-10 lamang ang nakukuha at kung minsan ay wala pa. Ganyan katiyagaan dito sa mga electrical company, construction company, aircon company at iba pang mga kumpanya na nag-o-offer ng mga services. Mahabang tiyaga ang kanilang ginagawa. Ganon din sa mga tindahan. Kung halimbawa, mayroon tayong tindahan pero mayroon namang tumapat sa atin na nagbebenta din. So, kailangan na natin makipag-compete dun sa ating mga binibenta. Kaya dito sa farming, ganon din. Meron din tayo siguradong pagdadaanan dito. May mga challenges din na kailangan nating ayusin. Pero kung nandito naman yung linya natin, nandito yung passion natin, nandito yung hilig natin, at hindi tayo sumusuko, kayang-kaya natin. Sa farming, nandito ang pinaka-essential na kailangan ng lahat. Kaya paunlarin natin ito, paunlarin natin ang industriya ng pagsasaka. Kung nalugi ka man, challenge o learnings ang tawag niyan, ng ilan sa mga malaking negosyante, hindi sila sumusuko dahil dyan. Imbis na sumuko ay gumawa sila ng paraan, gumawa sila ng ibang solusyon para sa susunod ay di na nila pagdaanan yung naranasan na nila. Dito sa farming, maraming chances ng success. Yun ay kapag nalagpasan na rin natin yung maraming mga challenges na po pwede natin pagdaanan. Halimbawa na lamang yung panahon, yung kalamidad, yung pagkain ng ating mga alagang hayop, yung kalusugan nila, yung market at iba pang maaari din nating maranasan sa aktual na nating pag-aalaga. Kaya't hindi lang dapat maging kampante lang, kailangan din nating dumiskarte at kailangan maging komportable tayo doon sa ating mga ginagawa. Mag-research, sumali sa mga seminars at araling maigi yung mga ginagawa natin, ipag-pray natin lagi yung mga ginagawa natin at yung mga gagawin pa lang natin. Yung mga pagsubok na hindi naman natin kontrolado, huwag natin masyadong damdamin dahil lahat ng yan may solusyon. Umiikot ang gulong ng kapalaran, ngayon nasa baba ka, may panahon din na aangat ka. At sa lahat ng ginagawa mo, gawin mo lang yung best mo. Ano mang mangyari, malugi ka man, kumita ka man, ay wala kang pagsisihan dahil ginawa mo na yung best mo.
At dito sa farming, mas lamang tayo. Kung nandito mismo ang ating passion, nandito yung hilig natin, nai-enjoy lang natin yung mga ginagawa natin. Dahil habang tumatagal, ginagawa natin ang diskarte lagi. Kung ano man yung mga pagsubok, kung ano man yung mga mapagdaanan natin dyan. Lagi tayong may paraan, mas lamang tayo compared doon sa mga namumuhunan lamang. Na ang focus lamang nila ay nandun sa kita compared sa atin na sinasapuso natin yung ginagawa natin. Nai-enjoy natin yung takbo na buhay natin. Nai-enjoy natin yung mga ginagawa natin. Sa mga may katanungan din hinggil dito sa mga puting baka, ilagay ko sa comment section ang numero nang pwede nyo makontakt direkta doon mismo sa nag-aalaga nito. So ayun po, yun lamang po muna sa ngayon. Maraming salamat po.